Hello mga langga, welcome back to my channel. Today, gusto ko lang po i-share about the babies and the mummies. Ito po ay personal experience ko. Huh? Apat po anak ko. So, what? Effective naman po siya. So, ito na guys, gusto ko lang i-share about sa paglalaro ng baby. Kasi po, pag maglalaro yung baby natin, may time kasi, diba? Mommy? Gusto maglaro ng baby. So, ito na, yung parang i-career na natin yung paglalaro nila. Para hindi tayo karga ng karga. Diba? Para ito sa mga first time mom, na hindi alam anong gagawin nila. Para, pwede na rin sa mga yayas, para naman po din makapagpahinga yung mga yaya, diba? Sa akin po kasi, kung maglalaro ang baby, hindi ko po ibibigay lahat yung mga laruan na meron ako, kung anong merong laruan siya. Kasi ang tendency nun, no, ibigay mo lahat yung laruan niya, yung parang mauumay siya agad. Nagsasawa siya agad sa mga laruan, iiyak siya, kasi hindi niya alam anong gagawin niya, anong unang pupulutin niya, kasi nga maraming laruan. So, ang ano nun, iiyak, magpapakarga, so wala na kayong magagawa. Wala na kayong magawa sa bahay, karga lang, konting linis. Lalaro si baby, bigyan mo muna na isa. So, hanggang magsawa siya, bitawan niya yung laruan niya, so bigyan mo ulit siya ng isang laruan. Yung dalawa, tatlo, hanggang maubos po yung laruan na meron kayo, o na meron siya. So, ang ano nun, is yung may bago sa paningin niya, na-attract yung mata niya. So, humahaba yung paglalaro niya, at saka, sa paghaba ng laro niya, napapagod siya. So, ang ano nun, is matutulog na siya, kasi pagod na siya sa paglalaro niya. So, si mommy, habang naglalaro, so, makapagdikpit man lang, makatupi man lang yung mga damit, makapagwadis man lang, diba? So, yun lang po yung isi-share po sa inyo, sa sariling karanasan lang po. So, yun lang po guys. Yeah, thank you. Salamat sa pagpanonood. Please subscribe my channel.